Samantala, ang isla ng American Samoa ay isa sa mga nalalabing lugar sa bundaigdig na ligtas pa rin sa panganib ng COVID-19. Nakapanayam kamakailan ni Arian Torres ng ABC American Samoa Bureau ang isang OFW nurse na tumutulong na panatiliing COVID-free ang nasabing teritoryo sa South Pacific. At naririto ang kanyang report. Halos 3 taon nang nagtatrabaho si Tess Almeida sa American Samoa bilang nurse sa ASG Department of Health. Nagbigay siya ng update tungkol sa kalagayan ng buong teritoryo sa pagdudulot ng testing at sa pagbabakuna ng mga mamamayan laban sa COVID-19. So far now, na-reach na namin ang 50% of the population fully vaccinated. But our goal is to reach the 80% of the population fully vaccinated. Pinigyang diin ni Tess na magiging malaking pakinabang sa American Samoa kapag nabakunahan din ang mga kabataan dito. So now, ina-enhance namin itong mga bata na 12 years old to up to 18 na mag-receive ng COVID shot kasi yung most of the population, sila yung target kasi nabigyan na yung before yung mga 18 years old and up. So hopefully, ma-reach natin yung target na 80% para makapag-open yung border or just in case, at least yung most of the population makaprotektahan ng labas mag-open yung borders. At kung sakaling magkaroon nga ng outbreak ng COVID-19 sa teritoryo, nagbigay naman ng assurance si Tess at maging si ASG Health Director Fautano na handa na ang gobyerno upang tugunan agad ng pansin ng outbreak at iba pang mga uri ng krisis. Ipin-repair naman nila yung LBJ din. Meron tayong isang hospital dito sa American Samoa. So, nakikipag-coordinate ang public health naman as our in our part. Kami ang nag-handle sa pagka-quarantine ng mga dumarating na pasyente at umaalis. Since meron na tayo, kasi nag-start tayo ng repatriation, so pinabalik dito yung mga citizen na nasa labas. So, minimake sure namin na meron silang at least two COVID vaccine and nilalagay sila straight from the airport sa mga quarantine areas. How do you prepare just in case the COVID-19 hit American Samoa? We will isolate the whole island and close the border. Then we will send an epinet team out for tracking the every family that has been affected and box them in. Sa kasalukuyan, zero pa rin ang bilang ng case ng COVID-19 dito sa teritoryo. Mula sa Pango-Pango, American Samoa, Arian Torres, Eagle News, we live in interesting times, Fa'afetai, Telelava.